We beat them by almost half. Delada launching another triple. Yes, again! Tara na si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass for Jeff Viernes. Magandang hapon, Pilipinas! Hello, world! Diyos, marahay na hapon, Bicolanja. Welcome sa ating triple header matchup ng ating day 6 ng inyong inaabangang Ako Bicol Cup dito sa Land of Kasangayahan, the province of Sorsogon. At ito po ay hatid sa inyo, siyempre, ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunog pa! At maraming salamat din po kay Governor Boboy Hamor at kay Mayor Esther Hamor sa pag-welcome sa atin at pagpapagamit itong ating napagagandang venue na Basya Auditorium dito sa Bacon. Abangan nyo po ang magiging mainit na laban ng Pilar at ng home team na Sorsogon City na parehas nang may panalo dito sa ating early goings ng elimination round. Pero bago po yan, siyempre, dahil triple header, mayroon tayong mga nakaabang panglaro. Ang Dunsol versus Magallanes. Yan po ang magiging second game natin. At ang first game ay nakikita nyo, itong team ng Kasiguran who will go against Castilla. At itong dalawang teams na ito ay parehas na pong mayroong panalo rin dito sa ating elimination round. Magandang hapon once again. Ako po si Alex Madronio, o kilala din po sa pangalang Kapa Morgan. At makasama ko ngayon ang tinagurian naming The Weekend Warrior. Ayan, ang Ateneo Dinaga Professor na walang iba kundi si Mr. Angelo Espinosilla. Magandang hapon, sir! Magandang hapon ka pa, Morgan. No, indeed, it's good to be back here sa Ako Bicol Cup. No, bentang-benta yung Weekend Warrior. No, papanindigan ko na yun. So, indeed, very exciting ka pa, Morgan, ang first game natin because as you've mentioned, panalo sila pareho sa unang outing nila. So, sino kaya ang unang uuwi na medyo nakayuko? Hindi ko alam, Kapa Morgan, no? Kasi the stats, no, the numbers won't lie, pero basketball, no, is an unpredictable game. Kaya huwag na nating patagalin pa kasi for sure, madaming nagaantay sa bakbakang ito. Tawagin na natin ang ating arena announcer na si Sir JV Salvidar. Sir JV? Yeah.
gentlemen. Welcome sa ako Bicol Cup Camarinesor. Magandang hapon Bicol. Sorsogon. Sorsogon. Sorry, no, nagtatanggal kalawang pa tayo. Oo, talagang kinalawang ano, sir. First outing, mga kaibigan, no? Oo. So welcome sa unang laro, Kasiguran versus Castilla. All right. Sige. Gaining the ball here. In white jersey, mga kasurog is Kasiguran, and in orange jersey ang mga taga Castilla. Tama. Bars. A short jumper. No good for Castilla. Miss yung unang tira ni Las Piñas for Kasiguran. And grabe ang pressure, Kapam Morgan, no? Oo. First minute ng laro. Talagang ayaw nilang maranasan ng pagkatalo after gaining their momentum during their first outing. Oo, against Sorsogon City. And we're talking about this guys in white. Yung Kasiguran team, talagang pinipressure kaagad nila itong mga taga-Castilla na nanalo naman kontra sa mga taga-Magallanes na ginanap yung larong yon sa Pilar Gymnasium the other day. Tama, but this is a double-edged sword, Kapa Morgan, kasi of course no, it will cause them fatigue, no, and exhaustion at the early game. Pero tingnan natin kung ma-maintain nila. Grabe! What a blow by Ivan Ayala, gaining the first points for Team Castilla. Siya actually ang isa sa mga standouts nitong kupunan ng Castilla, itong si Ivan Ayala. Grabe, pinakita naman na tayo. And the big guy using the board for two, but no good. Here comes Ivan Ayala looking for number 17. Na si Jonel Reales. Fires a fadeaway. No good. Wala yung unang tira ni Jeremy Lasala. And ito naman, si jersey number 18. Na si Paras. To jersey number 34 na si Ansus. Medyo nagkakabaan pa itong dalawang kupunan sa larong ito. Yes, this but, is... Nakapaglaro na sila. Sabi nga natin, parehas na may panalo itong dalawang teams na to. Kaya kung sa break-in, na-break-in na parehas. Tama, pero I think the court no is also a factor because this is an unfamiliar territory for both teams. Oo, so mga kinakapapan nila yung court at yung ring. And first time din natin na makapaglaro ng hapon dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Kasi usually, nag-start yung mga games natin na 6 p.m. na. But right now, dahil it's weekend, nag-umpisa tayo ng alauna dahil tatlo pong games ang nakaabang o ang masasaksihan nyo dito sa ating day 6. Yeah. And naipasok ni Ivan Ayala yung kanyang unang tira sa free throw. Grabe, 3-0 run. And si Ayala lang no ang pumupuntos so far dito sa Castilla. And he perfected no the two-point play. So tingnan natin if makakagante itong team Kasiguran with Paras being the court general for the meantime. Looking for their first two-pointer or even a three-pointer. Tama, tingnan natin. Grabe din ang depensang pinapakita no, half-court trap ng team Castilla. There you go! Nabutas na ang ring for Kasiguran courtesy of Jonas Giochino, who was declared or who was proclaimed Kasurog best player of the ball game against their opponent Sorsogon City on their first outing. Tama, nagdilang Angel ka doon, Kapa Morgan, o 3-point. Heavily guarded. Ivan Ayala. From long range, hits the ring but not the basket. And the second attempt, no good. And for their third attempt, pump fakes. And a foul was called. Grabe. For the first few minutes ng laro, nakapadalawang pasabit na ito. Si Ayala. Ivan Ayala. Castilla. Grabe. This will be a problem for Team Kasiguran no, in the first, as early as first quarter. Mm-mm. Kadalawang foul na agad. So, dalawang free throws ulit para kay Ivan Ayala. He was perfect the last time na nag-free throw siya. So, ayan. Unang tira, pasok. 100%. Oo. No. Let's see kung magiging 100% nga. Sige, huwag nating babatiin. Oo. Tingnan natin ang pangalawang tira ng isang Ivan Ayala. In and out yung kanyang free throw na yon. Paras once again, driving the ball. Cross the half court to the side. Fires sa three. That's hindi man lang tumama sa ring yun, pero mukhang umabot naman sa board. Yes. Apa, ito naman. And the big man stating his presence but missing that shot there. Once again, Paras, no, the court general, almost intercepted by Borjal.
Itong si Borjal pala ay isang uniform personnel na nagtatrabaho as a as a jailman. Nasa BJMP siya. Grabe, powerhouse talaga. Oo. Ito na, pinapakita ng camera natin ng isa sa mga magagaling na player ng Team Castilla na si Paul Aspe. Yes, hindi natin nakita sa warm-up. Siguro nasa BIA pa siya noon. Pero good thing at nandito na si Dazzle Paul Aspe. Isa sa mga inaabangan din ng mga fans yan na ma-witness ang kanyang laruan dito sa napakagandang venue ang... Sandali, etso ko lang yung... Yung ating name ng venue dito sa Bacon. Ayan, there's a foul call there. Grabe ang... Ito yung Basya Auditorium. Ayan, dito po sa Bacon. Sa lungsod ng Sorsogon. Ayan, napakainit na laro. No? First game pa lang ito sa ating triple header ka pa. Oo. And ito na. Miss yung three lang yun ni Las Piñas. Indeed, the Castilla people are trying from the outside. No. And ito, si Lasalla, binali sa ere to gain 2 points. So nakakalamang na ng 4 po ang Castilla over Kasuguran at 6 minutes and 38 seconds sa ating first quarter. JB Paras steps back. No good. And a second attempt with a fadeaway shot by jersey number 14. That's jersey 34, si Johnson Ansus. His first two-pointer. Aspe, in his first few minutes of the game, trapped by three, pushes forward. What a shot! Naipasok pa. Naipasok pa yun ang isang Dazzle Paul Aspe. Grabe, grabe naman. No, wala pang warm-up yan, ha? Tama, it's like finding needle in a haystack. Tama. Grabe. Na pyramid trap siya dun. Ito naman, a good ball movement para sa team Kasiguran pero nahihirapan sila mag-penetrate sa paint. No, ito yung napapansin ko, Sir Kapa, no, sa mga unang minuto ng first quarter. Ito, walang takot ang team Castilla, no, in attacking the inside. Pero shooting ang ginagawa ng Kasiguran on the other hand. So they are still struggling to advance and push forward against the big man of Castilla. At ayan, ipinasok na din ang Kasiguran ng kanilang reliable big man na si Hafer Mondragon. I think isa din itong dominant player. No? Yes, indeed. Totoo yan. Dahil mula siya sa champion team ng Ako Bicol Cup Albay, which is the team of Bulangi. And right now, donning the jersey of Team Kasiguran dito naman sa ating Sorsogon leg. Tama, indeed. No? Top caliber players sa isang dekalibre at well-prestigious na league, no? Which is ang Ako Bicol Cup. Tama ka dyan, Sir Jello. And mukhang naninibago lang din ako sa court dahil may konting glare, ano, dahil hapon tayo naglalaro. Ayan, nangingintab yung ating sahig. Medyo makintab, no? At mainit, kasi mainit din ang pagtanggap sa atin dito at mainit, no, ang laro. Ayan, no, bakbakan agad sa unang quarter ng laro. Ivan Ayala from the outside fires. That's Jeremy Lasalla. And the first three-pointer of Castilla dito sa larong ito. Tama, no? Lasalla saying he can shoot from the inside and the outside. Yes. That's a good one for any basketball player. Ivan Ayala once again. What an alley-oop! What a connection! Ibang klase talaga pagka ang team ay meron ng chemistry, ano, at kabisado na nila yung mga kapwa nila player. Alam na nila yung capabilities, kagaya noon from Ayala to the flying Jeremy Lasalla. Tama. Two consecutive two-pointers for Ayala. And two assists for Ivan as well, no? Grabe. Ay, hindi pala two-pointers kasi nag-three points siya kanina. Ito na, heavily guarded. No good. Securing the rebound. There is jersey number 20 na si Jokino. Jokino to the side. From the corner. Fires a three-pointer but misses. Ansus rebounding the ball for their second attempt. Again, they're shooting from beyond the line but still no good. No luck for the rebound this time. Aspe. Almost losing the ball. Recovers. Looking for a friend.
Back to Aspe. And a blind pass inside. Ayan, double team. And it's intercepted. Ito na si Jokino once again with the ball. Tingnan natin kung he will wait. And he waited. Ansus fires a mid-range jumper. And he makes it. That's a sweet shot from Johnson Ansus. Pangalawa na niya yan dito sa larong ito. Aspe looking for revenge against three. Ito na naman siya. Hindi man na ipasok pero nakakuha naman ng foul itong si Dazzle Paul Aspe. At right now, meron tayong report mula kay Miss Cassandra Seton. So, Cass, pasok. According to the head coach of Team Castilla, their goal is to have another win for this afternoon regardless if they are having a hard time completing the players during their basketball practices. As long as masipag sila sa loob ng court, hindi magiging hadlang ang kakulangan sa preparasyon upang makuha ang panalo ngayong hapon. Sipag, tiyaga at tiwala sa bawat isa. Yan ang baon-baon ng Team Castilla. That's the latest update from the court side. Back to the panel. At yun nga, Miss Cassandra, halatang-halata na talagang sinisipagan at pinagtsatsagaan itong mga taga-Castilla ang unang quarter and sana magtuloy-tuloy yan until na matapos itong game natin. Tama, game no? Nila against this Kasiguran squad. And indeed, preparation is the king nga talaga, Kapa Morgan. No? No matter how good you are, pag hindi prepare ang team nyo, medyo alanganin. Sasablay kayo. So, the more prepared you are, the more confident. And confidence brings success naturally. Indeed. At natawagan doon, no? Speaking of guarding, nasobrahan ng guard si Habla. He was called for reaching too much. Mm-hmm. And that's the trouble, no? They are receiving here now at as early as 3 minutes. And 24 remaining time for the first quarter. I think they're on the penalty line already. Mm-hmm. And so, Aspe. Aspe, hindi pa pumapalya sa free throw line. Pangalawang beses nito. That signature Aspe free throw shooting na kinagaya ng maraming bata. Yun nasa unahan yung kanyang right foot. Signature. Oo, signature niya yan. Eto na, once again, Kasiguran still looking for their moment, no, to regain the game against Castilla. Big block there from Christopher De La Torre over Hagad. No luck for that long-range shot there. And Mondragon was hacked. So, by Lasala. Yeah, there's a foul call on Lasala. So, papalitan na muna si Jeremy Lasala nitong si Roger Hirasano. So, ayan, running score 18-11. This is within striking distance pa rin. Yes, it is. So, and hopefully, hindi naman lumobo to. Ano? Kasi makikita naman natin na yung Kasiguran na talagang prosigido din. Although, nakikita natin yung konting height disparity. Pero meron naman silang malalaki, the veteran na Hopper Mondragon can really battle against those big guys, Borjal or even yung si Lasala against dito sa koponan ng Castilla. So sana magkaroon ng kumpiyansa din itong Kasiguran, madagdagan yung kumpiyansa nila to attack the basket, be more aggressive para nang sa ganun mas matapyasan itong kalambangan na ini-enjoy ngayon ng mga taga Castilla. Tama ka dyan, Kapa Morgan. So tingnan natin, no, kung anong result ng timeout na itinawag ni Coach Hector Seriano ng Kasiguran. No? Mm-hmm. Tingnan natin because for the past 7 minutes, as you've mentioned, Kasiguran has been firing from downtown. No? Mm-hmm. So tingnan natin kung they will attack the paint. Oo, kung yun nga magiging naging instruction ng coach nila. Okay, pakinggan muna natin ang report mula kay Regine Bue. Regine, pasok. Magandang hapon, Sir Jello at Kapa Morgan. May konting pressure na nararamdaman ngayon ang Team Kasiguran knowing na ang kalaban nila ay ang kupunan ng Castilla na kung saan isa ito sa mga matitinik na kalaban sa larangan ng basketball dito sa probinsya ng Sorsogon.
Pero sabi ni Coach Hector ng Team Kasiguran, they contained their transition base sa laro last time ng Castilla laban sa Magallanes. Talagang pinaghandaan at pinag-aralan nila ang galaw ng Team Castilla. Ayan ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo, coaches. Ayan, maraming salamat, Ms. Regine Bue. Ayan, isa din na vital point ay yung mapag-aralan mo yung iyong kalaban. Tama, no? It's just like playing chess, no, while playing basketball. Oo, tama. Yeah, vital din ng coach, no. Mm-hmm. And ito na nga. Nagkaroon ng lambingan sa ilalim. And I think the ball will be given to Kasiguran. Team Kasiguran. Oo. So yun na nga, dapat talaga kabisado mo din yung laruan ng kalaban mo para alam mo kung saan ka aatake at alam mo kung paano ka magdidepensa. Di ba? Indeed. No, hindi pwedeng kampante ka lang and bahala na. No? It takes preparation, ika nga. Tama, tama. At masusing pag-aaral. At ayan. The ball will stay with the team Kasiguran. Pero sabi ni Dazzle Paul Aspe, itong pinatama ko sa paan ng kalaban. Oh, ano nangyari doon? But of course, no, our referees are professional referees. Yes, of course. So whatever, no, kung may problem naman, no, we have the review system. So ganun kagaling at kaganda, no. Ganun ka strict kaigting yung officiating natin. At talagang continuous din yung kanilang mga learnings dito, lalong-lalo sa liga natin. Anyway, Jokino just hit a long three from the corner for Kasiguran. That's a badly needed point for Kasiguran. Mukhang maganda yung naging resulta nung ano nila, nung huddle nila. Oo. Pero tingnan natin. And he steps on the line. Nakakadalawang three-point shot na itong made. Itong si Jokino. Yes, and they maintained their technique of shooting from beyond the arc. So tingnan natin kung masusunod yung parang hope natin na they will use their body as well to attack the paint. Oo, and sige. Right now, we're taking a look at the bench of Castilla headed by Coach Jesus Lagata. And again, ito pong Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And shout out na din siyempre kay Congressman GL Bongalon. Sir, Kong, magandang hapon po. At sa mga nanonood sa atin, no, sa Facebook Live, pa-share na po ng ating live. Mapapanood rin tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Rep Saldico FB page, sa Ako Bicol YouTube channel, and pa-follow din po ng Ako Bicol TikTok account. No? So, oo. Happy viewing po sa inyo dyan. Please be comfortable at the comfort of your home because napakaganda din ang coverage na binibigay sa atin ng IMBC. Yes, of course. IMBC stands for Infinity Media Broadcasting Company sa panguna po ni Ma'am Russell Oreta at ni Sir RJ Edosma. And yung ating director dito ay si Shano Calleja. Aspe couldn't find the right person or right guy for the pass. Pero mananatili sa kanila ang bola. Ito na. Mukha maganda din ang composition ng players ng Castilla ngayon, no? Mm-hmm. Di ko alam kung sinadya nila itong hairstyle na ano nila or nagkataon lang. Nagkataon kasi na, meron akong team na nakita na nagpapa same haircut talaga sila kapag Morgan, no, para ma-confuse yung mga players. And to parang nag-ano din ang unity, expressing their unity as a team siguro. Yes. At napapansin lang natin na medyo malamig dito sa larong ito, itong Luberes. Kasi nung sa last outing nila against Magallanes, pumukol ng tres yan. Itong si Angelo Luberes. Pero titingnan natin. Baka hinahanap pa ang momentum, Papa Morgan. And that's a very strong pass, no, by Aspe. Too strong for Christopher De La Torre. Yeah, even though he's tall enough to catch that, medyo malakas pa rin yung pasa. Mm-mm. And now, Paras once again. Dribbling the ball, trying to shake off his defender, using his right foot, attacking against all odds. But no good. Oo. Apat yun eh. Pero nakikita natin na medyo mas aggressive na ngayon yung mga nakapute. Attacking the basket. May epekto na rin talaga yung meron silang Hafer Mondragon sa loob.
Okay, so now itong si JB Paras, naipasok niya pa? Parang hindi, ano? Hindi. Kapa, ano? Misses the first one. So, tingnan natin na Phil Tease get one chicken in the bucket. And yon, may awa ang ring para kay JB Paras on that charity trip. Now, Castilla with the ball. Loveres, ginugulo. Itong si number 8. There po. And that would be a turnover. Mm-hmm. Masyadong minadali doon ay Derpo yung kanyang layup. Pero kailangan naman talaga sigurong madaliin para mas maganda yung kanyang magiging opportunity. Kaya lang hindi rin talaga pumasok yung kanyang tira. Grabe ang pressure kapa ang binibigay dito ng kasiguran sa Castilla. But Aspe, proving that he's a force to be reckoned with, pushes forward. No, grabe ang... At may pa-end one pa itong si Dazzle Paul Aspe. So he will try to complete the three-point play opportunity. Tingnan natin ang replay, no? The dazzling Dazzle. Oo. Sabi mo nga, grabe yung pressure na binibigay nitong si sino ba yun nag-umuwar dyan sa kanya? Si Paras. Pero parang wala lang, no? Oo. That's a veteran player for you. And now, Mondragon to the side. Fires. Giacchino! That's his third three-pointer of the ball game. Grabe. Sniper pala itong si Giacchino. Mm-mm. May shooting talaga yan. But right after completing the 3 points, Sir Gapa, you know, he was called for faking a foul there. Oh. And well, dyan na din po nagtatapos ang unang yugto ng ating unang laban. Dito sa ating day 6 ng Acco Bicol Cup Sorsogon, ang laban po ng kasiguran na humahabol ng 4 na puntos kontra dito sa Castilla na merong 22 points right now. And again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Sir Jello Espinosilla, who traveled from Camarines Sur papunta rito. Actually, home lang niya din ito dahil yung roots mo, di ba, Sorsogon din? Yes, Kapa, ano, ang father side ko is from Gubat, Sorsogon. So, shout out sa mga Espinosilla and enorme family dyan sa Gubat na nanunood. No? Palagi silang nanunood because my relatives are fan of basketball as well. So, sige, magandang hapon po sa inyo. And ako naman, meron din namang mga kamag-anak dito, syempre sa Sorsogon, yung Asne family. Diyan naman po sa Telegram po, Magallanes. Hopefully, nanonood din sa mga oras na to. Ayan, so magandang hapon po, especially kay Mama Teresita. Ayan, and the rest of Asne family. Again, and Magallanes, Sorsogon. And shoutout po sa inyong lahat. At kapag-morgan, punong-puno ang ating court dito, no? Kahit mainit. Oo. No, hindi talaga nila papalampasin ng Acco Bicol Cup Sorsogon na dala ni Congressman Saldico at ng Acco Bicol Party List. Oo, and unang game pa lang po ito, ha? Mamaya, maiinit pa yung magiging matapatan. Papalaban po mamaya ang Dunsol, who will go against... ayan, susunod dito ay ang laro ng yun nga, Dunsol mapapalaban kontra Magallanes. And sa ating third and final game for tonight or for today, it's going to be Pilar against the home team Sorsogon City. Dazzle Paul Aspe finds Melvin Boral. Boral can't hit it. By the way, nasa loob na rin ang isang veteran na si Norman Bernarde. And there you go, that's his first shot. Malakas ang tira. And Mondragon throwing the ball once again. And he was intercepted 2 times with a trying to breakaway pass. No, mabibilis itong Castilla to intercept the incoming pass. Dazzle Paul Aspe to Bernarde. Nabitawan ang bola. At ayan. Napunta sa mga nakaputi ang possession. Paras, JB Paras. Losing his guard. What a drops the dime to Mondragon. But Mondragon misses the opportunity. And so as Las Piñas. Actually, nagkaroon ng dalawang opportunities doon ang mga taga-kasiguran. Pero not their luck. Eh, sayang noon. Pero we can still recover. No? Because again, this is just a 4-point deficit. Aspe once again, trying to lose his guard.
And talagang another foul was called. Nangangalabaw din dito si Dazzle Paul. Grabe, inaararo. Oo. And puntahan muna natin yung mga top scorers. Sige. In the first quarter. On the side of Kasiguran, no, as you mentioned, we have Jokino garnering 11 points. And Ansus, no, with 6 points. Okay. At sa Team Castilla naman, we have Ayala, 7 points. And nadagdagan pa. Aspe, 8 points, no? And Lasala with 7 points. So well distributed sa Team Castilla yung points, while sa Kasiguran medyo dominant itong si Jokino. Oo, Jokino. At itong Ansus lang yung pamumuntos. But of course, Paras being what? The point guard. What a move by JB Paras. At medyo may konting words pa na ipinaabot. Kanina ba yung kay Ayala? Sabi niya, you can't guard me. And once again, Bernarte firing from downtown. Wala pa rin, no? That's his third attempt. Nung bata-bata pa yan, itong si Norman Bernarte. Nako, grabe yung percentage niyan sa mga ganong tila. Tinagore yung hitman. Oo, pero sa ngayon, aminado na din siya na dahil sa edad, nasa 40s na din yan. Kaya medyo, sabi niya, pakupas na rin tayo. Pero buti ka pa nga, nakakapaglaro ka sa ganito pang level. And again, no, yun yung puso ng isang player. Yan. He's the one who pick it up, Bernarte. Realizing he cannot do it from the outside, so he decided to enter, but no good. Paras once again with a good ball against the two, entering the paint, throws the ball into the air. Good thing Jokino is there to pick it up. Jokino being the calmer one, looking for someone. Back to Paras. Paras, what a bounce pass inside to his teammate na si Hamila. Grabe, I think Sir Kapa, nakukuha na ng Kasiguran ng kanilang momentum. Oo. And finally, Norman, the veteran, Bernarte, hits it. Try and try from way until downtown. You succeed. Tama ka dyan. Bernarte has become the epitome of that cliche. And here we go. The big man, Mondragon, heavily guarded, attacking the paint, losing the ball once again. So it's a one-on-one. Aspe against Paras, but Ayala was there to assist. Habla. Itong si Aspe, naglalaro na. Sabi sa Bicol, nagkakanam na. Hindi sa sorso ko, nagkakanam. Ano. Nagkakawat na ngayon, naglalaro pa. Grabe. No? The love for the game is there. And Jokino, tired of shooting from the outside. Oo. So he sabi attempted, maybe I can penetrate the line. Kaya lang nandun yung higante na si Melvin Burhal, who stands about 6'4". Tama, but nonetheless, no, it was a good attempt because the team, no, the opposing team incurred an infraction in this attempt. At right now, Jokino will be throwing two shots from the penalty line. 8-point lead po ang na-enjoy ngayon ng mga taga-Castilla. 30-22 at 6 minutes and 37 seconds natitira po sa ating pangalawang quarter. And kung taga-Bacon ka, pwede kang pumunta dito anytime because again, this is just our first game of our triple header matchup ng Ako Bicol Sorsogon. Tama. Jokino missing the second one, but the whistle was blown there. And I think the foul was called, or the reaching in was called against Team Kasiguran. So mayroong substitution. Inilabas mo muna si Jonas Jokino. At ipinasok ulit si Derpo. Aspe, once again, being the court general for Team Castilla. Fires from a long range shot. No good. Ivan recovering the ball. And good save. Oh, he managed just to let it bounce sa paa ni Derpo. Kaya it went out of bounds. It will be their ball. The Castilla team. Reales. Bang! Ilista mo na yan. That's Jonel Reales on his first 3, if I'm not mistaken. Yeah, it is. His first 3. And actually, parang yan yung una niyang puntos dito sa larong ito. He started this one
Pero mukhang yung pa lang ang una niyang puntos sa larong ito. Check natin mamaya yan sa stats natin. Yes, and I think Castilla is a promising team because their scorers are anyone in the team. Evenly distributed yung points nila. Tama. Even those bench players ay talagang kumakana. Pero sa parte naman ng kasiguran, kakaslocore lang din ng guy from the bench na si Hamila. Tama, is proving the same thing. Oo. That anyone can score in their team as well, hindi lang si Jokino. Tama. Now Aspe, asking for a screen. To the side, Ayala, what a pass to Bernarte. Fires. Bernarte misses, pero na-save ni Paul Aspe. Napakagandang good ball movement naman ngayon na sa second quarter ang pinapakita ng Team Castilla, no? Opposite sa pinakita nila kaninang first quarter na they are a man for themselves, no? Driving and scoring alone. Ngayon, grabe na ang ball movement. Bernarte looking for someone. To Ayala with 10 seconds to shoot. To Aspe. Aspe. The ball is staying on the right side, so they decided to throw it to the left. Reales fires. Bang! Just in time! And that's way beyond the arc, Kapamorgan. No, it is, indeed. Basta-basta 3-point lang. No, that's, I think, 1 to 2 meters away from that's the line. Actually, from the kitchen. Grabe naman. So, pangalawang 3-pointer ni Junel Reales yan for Castilla. Indeed, Reales is heating up. No, so, double digits na, Sergelo, ang lamang ng Castilla. 11-point lead, 36-25. Timeout tayo. Yeah, that's, at nangangalahati na tayo. Yeah. That's a good call sa coach ng kasiguran, Sir Hector. Kasi, again, no, most of the players from Team Castilla are already heating up. Kung baga sa Bicol din, nag-iinit na ang karburador. Yeah, nag-iinit na. So kay po na anuhan sibuhan. Yeah. And I think hopefully this timeout called by kasiguran, no, would be the solution. We will see kung ano nga ang magiging epekto nito dito sa ating pagbabalik at 5:03 sa ating second quarter. What an exciting ball game. Indeed, with 11 points nakalamangan ng Castilla against Kasiguran. Again, this is still anybody's ball game. So, huwag kayong kukurap, huwag aalis. Antabayan natin ang natitirang minuto ng second quarter at ang natitirang quarter ng laro. And now, once again, that's a costly mistake right after the timeout. Oo. So, the coach of Kasiguran will be not happy with that. Aspe, once again with the ball. Naturally, ganun ang magiging reaction niya. Oo, eh, kasi tumawag tayo ng timeout to secure a point. Oo. Pero medyo nahirapan kasi. Maganda din yung depensa ng Castilla. Blind pass. Once again to Reales missing on that one mula sa opposite side of the court. Hamila steps back and hits it. Right into the basket. But Castilla throwing the ball out of nowhere there without anyone. So itong si Hamila, Nico Hamila, nakaka-6 na puntos na rin from the bench. Ayan, pinahinga na muna si Norman, the veteran Bernarte, at ipinasok muli ang isa sa kanilang mga big guys. At very athletic na si Jeremy Lasala. Indeed, Paras. Para sa Castilla. And the big man shooting from long range. No good. That's Hafer Mondragon trying to hit a three-point shot from the corner. Pero mukhang hindi pa niya natatansya yung kanyang range dito sa court ng Sorsogon City. Aspe to Ayala. They're passing the ball around. Good ball movement. But it was intercepted by Hamila, resulting to a turnover. Espanyo inbounding to Paras. Paras once again crossing the half court to the middle, to the side, fires from the corner. Nope. No luck for that shot. Ayala against three. Eurostep and a reverse layup. Still no luck. Paras once again not wasting any time. Attacking, driving by Aspe, and he made the point. Yes, what a finish for
JB Paras. And ganun din para kay Ivan Ayala at the other end of the court. And this is becoming Ayala and Paras showdown. Paras against all odds this time. It was called dancing against the wrong song, sabi nga niya ni Oo, sabi nila, when you committed a traveling violation, you danced to the wrong song. Oo, una ko yung narinig kay Sir John. Oo. And I thought that he got fouled, but yun nga, na-traveling siya. Reales now. To Ayala, back to Reales. Reales, pump fix, drives to the side. And a teardrop, pero mukhang inaliyup. Mm-hmm. Pero no luck. Oy, grabe. Grabe yung hassle nitong si Hafer Mondragon. Yeah, because he was trapped. Trying to secure the possession after that big rebound. Ano naman gagawin mo pagka grabe yung effort mo to get the rebound and then guguluhin ka lang ng mga kalaban. Siyempre, kailangan mong protection na ng bola ng matindi. Tama. Because you have to protect the ball with all your life. Yun yung sinasabi ng most coaches. Oo. Mondragon to Jokino once again. But this time, he missed. Paras once again with the ball. Attacking. And was called for an offensive foul. I think blocking tama foul ba? Ang tinawag, coach. Blocking foul. Okay, so sa ngayon, pakinggan muna natin si Regine. Regine Bue, pasok. Isa sa nakikitang dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang team Kasiguran ay ang kakulangan nila sa players. Lutino did not make it to the game today dahil sa context sa schedule. Sabi ni Coach Hector, every player is important inside the ball game. Kanilang hinahangad sana na kumpleto ang kanilang players lalo na at komplikado ang kanilang laro ngayon. Ngayon pa man, Coach Hector advises team to just enjoy the game. Yan ang update mula dito sa courtside. Balik sa panel. Yes, maraming salamat, Ms. Regine Bue. At ayun nga, nag-enjoy doon si JB Paras dahil nakaskoro naman siya para sa Kasiguran. Pero indeed, tama nga, no? Parang wala din si jersey number 5 na si Lutino. Oo, wala talaga. Team Kasiguran. Kaya medyo, kumbaga, ang term nila dyan is pilay ang aming team. Oo. But I think this is also a good opportunity since nasa elimination round pa lang tayo to discover other players. Yes, and yes. Ito na nga yung nangyayari. For them to step up and prove their worth sa kanilang team. And ito na sa kanyang signature shot, si Aspe. At nabati. Oh, in and out yung kanyang unang free throw. But a good few minutes para sa team Kasiguran nito kasi kanina, no, as you mentioned, Kapa Morgan, double digit na ang kalamangan ng Castilla. And they were able to close the gap into 7 points with the ball possession right now and firing from long range. Yan. Yun ang number 14 na si Mark Habla. Mondragon. Sine-check niya yung one. Aspeto Ayala connection. What a lob from Aspe to Ayala. What a beautiful connection na pinapakita dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon, Castilla versus Kasiguran. Tingnan natin ang replay ka pa, Morgan. Yo. Alam na alam. Grabe ang timing, no? Walang selfish move na nangyayari dito sa Team Castilla. No, give it to the free man and secure the point. Pero good thing naman at sinalo siya. Sino ba yung bilang sa kanya? Si Ansos ba yun? Si, I think it was Espanyo, if I'm not mistaken. Sinalo si Ayala para hindi ma-injure, no? Kasi medyo alangan. Oh, tama. So good gesture on the part of indeed, no? That guy. So still, 9-point lead pa lang. Kayang-kaya pa to. So Paras, once again, creating a play for his team. What a bounce pass. And Ansos, to, Ansos. Oo. From JB Paras. Magandang play yon for Kasiguran. Now, Team Castilla with Aspe leading the revenge. Blind pass to the side. Grabe mga pasahan ng Team Castilla. But still, cannot make it to the basket. Now Paras once again with the ball against 4. Tingnan natin, umatake using the glass. Almost making that 3-point play opportunity after that bump from Aspe.
Grabe itong si Paras Puso, no, against all odds. Despite the height difference, Kapa Morgan, no? Pag gusto niyang umatake, pag may opportunity, aatake talaga. Ganon din yung laruan niya on their first outing against Sorsogon City. There's another Bicol term for that, no, Kapa Morgan. Ang sinasabi namin dyan, sadit sana pero lintian. Lintian. Sadit pero malanit, sabi man dyan sa Albay. Yeah, tingnan natin kung magiging consistent itong si Paras until the fourth quarter because he's attacking at the same time is the one moving the ball around. Oo, so, he's the one orchestrating the play for Kasiguran. Yeah, grabing trabaho ang ginagawa nitong isang Paras. And with that, Ayala trying to fire a three-pointer then there but misses. And here we go, speaking of Paras, Paras dancing to Hamila from long range. And rebounded by Ansus. Pero he was called for a traveling after getting the ball up. Nag-step siya at na galaw niya yung pivot foot niya. Kaya yun. Traveling violation it will be. Castillas basketball sa pagbabalik po after this timeout. At 107 na lang po ang natitira. So madali na pong malapit na pong magtapos or magtapos ang ating first half ng ating first game dito sa ating day 6 ng Bicol Cup Sorsogon. Again, ang tapatan po ng mga taga-Kastilya at Kasiguran nangyayari po ngayon sa loob ng Basya Auditorium dito sa Bacon. So, paki-invite once again Sir Jello, yung mga nasa malapit lang, kahit yung mga nasa malayo. Kaya din lang naman na pumunta rito, di ba? And also, we would like to acknowledge the presence of the Vice Mayor of Kasiguran, Sir Dennis Escudero. Ayan. Sir Dennis Escudero, thank you for gracing us with your presence. Maraming salamat po. And speaking of, sa ini-invite nga namin yung mga kalapit na munisipyo dito sa Bacon, Sorsogon, please join us here to watch the game live. No, dinadala ng Bicol party list, of course, headed by Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalon ang laro sa mga munisipyo dito sa Sorsogon. Pero kung hindi nyo naman mapanood, pwede nyo kaming mapanood sa Bicol Online TV, sa Rep Saldico FB page, Bicol YouTube channel. Tama ka dyan, Sir Jello. And still, Lobera is struggling after a brilliant performance on their first outing against Magallanes. And, Real. And one itong si Melvin Borjal. The timeout, I think, Kapa Morgan was for them, no, to be reminded to finish strong. Kasi kanina, they were getting away with a two-digit lead. Pero biglang na-close na yung gap, no, into 5 points. So I think it was a good call ng coach ng Castilla na si Coach Jesus Lagata. No, and they are now reaping the fruits with this point and one pa nga. Tama. And sige, it's now Melvin Borjal sa free throw line. Will try to complete the three-point play opportunity. At ayun na nga, nahulog ang bola. So pasok ang kanyang free throw. He completed the three-point play. Now Paras, of course, no, hindi sila papayag na yung Castilla ay magtatapos ng solid at malakas. Oh, that pass was intercepted. Aspe. Rejected from behind by Ansus. Yes, he wasn't aware na merong help defense na paparating. And what a drop. Mondragon receiving the dime there. That's the first two-pointer of Hopper Mondragon in this game. With 5 seconds remaining and the shot clock dead. Tingnan natin. Oops, kinapos na ng oras. Pero good run on the part of Castilla dahil natapyasan yung malaking kalamangan na umabot kanina ng double digits. Pero sa ating pagtatapos, Sir Jello, dito sa ating first half, anim na lamang po ang inahabol itong mga taga-Kasiguran kontra sa mga taga-Castilla. And ang Bicol Cup Sorsogon ay again hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ang Bicol Party List. Katabang na
nakasurog pa. And again, pasalamatan uli natin ang butihing governor ng probinsya ng Sorsogon, Governor Boboy Hamor, at the city mayor ng Sorsogon na si Mayor Esther Hamor for having us here sa inyong napakagandang lugar para ipagdausan itong Ako Bicol Cup Sorsogon. So kami po ay magbabalik ni Sir Jello. Diyan lamang po kayo. We beat them by almost half. Delada launching another triple. Yes! Again! Dari na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass part. Si Jeff Viernes. Bang! But sa Ligaspi, he has redeemed himself. By one, the hustle, Santa Cruz! What a... This last minute, the kanilang fourth quarter, Baba, 4-3! Morning for Baba Santa Maria! Wala akong masasabi! Bahala na kayo! Yeah, 4-3! Kaboom! Ito talaga ang confidence ng tapat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa Gabos na papasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport. Legazpi City Coastal Road. Mabinit Lidong Alternate Road. Bangkeruhan Misua Road. Upper Mabinit Road. Mayon Mariawa Puru Road. Bagakay Coastal Road and Shore Protection. Buyuan Lidong Alternate Road. Bugtong Pawa Road. Tahaw Road. Matnog Banyadero. Miisi Road, Mabinit Matanag Alternate Road, Miisi Bunga Alternate Road, Buena Vista Maipangi Road, Imalnod Mariawa Road, Buena Vista San Isidro Road, Mayon Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming imprastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, Tadakulan ang Tabang ni Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po sa pagtaon ng Tabang Hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman kayo na kakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong imprastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, Tadakulaan ang Tabang Digdi Samuya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. We beat them by almost half. 60. Celada, launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babop Santa Maria using the glass for Jeff Viernes. Bang! But sa Ligaspi, he has a redeeming himself. But anyone, the hustle, Santa Cruz! This last minute, nakalaya fourth quarter, Baba, 4-3! Money for Baba Santa Maria! Wala akong masasabi! Mahala na kayo! Yeah, 4-3! Kaboom! Ito talaga ang confidence ko tapat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa! Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit Lidong Alternate Road, Bangkeruhan Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon Mariawa Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan Lidong Alternate Road, Bugtong Pawa Road, Tahaw Road, Matnog Banyadero, Miisi Road, Mabinit Mataanag Alternate Road, Miisi Bunga Alternate Road, Buena Vista Maipangi Road, Imalnod Mariawa Road, Buena Vista San Isidro Road, Mayon Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming imprastruktura, Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, Tadakulaan ang Tabang Digdi Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako kapag taon yung tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa!
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao, Digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong imprastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, Tadakulaon ang Tabang Digdi Samuya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Parteles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. We beat them by almost half. Celada, launching another triple. Yes, again! Tara si Aquino. Babop Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has a review in himself. By one, the hustler, De La Cruz! Sa last minutes na kanila fourth quarter, Baba, 4-3! Money for Baba Santa Maria! Wala akong masasabi! Mahala na kayo! Mahala, 4-3! Kaboom! Ito talaga ang confidence ng tapat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit Lidong Alternate Road, Bangkeruhan Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon Mariawa Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan Lidong Alternate Road, Bugtong Pawa Road, Tahaw Road, Matnog Banyadero, Miisi Road, Mabinit Mataanag Alternate Road, Miisi Bunga Alternate Road, Buena Vista Maipangi Road, Imalnod Mariawa Road, Buena Vista San Isidro Road, Mayon Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming imprastruktura, Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, Tadakulaon ang Tabang Digdi Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol, Parteles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay,
ay nagpapasalamat po ako kapag taon yung tabang hali sa ako, Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muna sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. We beat them by almost half. Celada, launching another triple. Yes, again! Tira si Aquino. Babop Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Bang! Sa Ligaspi, he has a review in himself. By anyone, the hustler, Dela Cruz! Yes! Yes, nagbabalik po tayo dito sa Basya Auditorium sa Bacon, sa lungsod ng Sorsogon para sa ating triple header matchups. Ang una nating bakbakan ay itong Castilla at ng mga taga-Kasiguran. We're now in the third quarter ng ating laban. Kasama niyo pa rin po Kapa Morgan and Sir Jello Espinosilla. Magandang hapon po mga kasurog and balikan natin yung mga puntos na nagawa ng both teams kanina ng first half. Starting with Kasiguran, no, declaring their presence in the second quarter, itong si Jamila with 6 points and Paras, no, with 9 points and Mondragon with 8 points. Samantalang sa Team Castilla naman, boosting his points, no, rocketing high from 7 points itong si Ayala, now with 16 points. And speaking of, Ayala once again with the ball. What a blind pass to a big man. Back to Ayala. Napakagandang movement ng Team Castilla. Fires from downtown. That's Jeremy Lasala. And maganda yung start na pinapakita nitong mga taga Castilla. At ayan na, siyam na po ang kalamangan kontra sa Kasiguran. But of course, hindi papayag itong Team Kasiguran na malamangan ng malamangan ng Castilla. Oo, siyempre, hindi papayag yan dahil ayaw din nilang umuwi na may unang pagkatalo dahil sabi nga natin, itong dalawang teams na naglalaban po ngayon ay parehas na pong nakasungkit ng kanilang unang panalo sa kanilang mga first outings. Tama, sa mga hindi nakasubaybay, just a short recap, Kasiguran has won their first outing against Sorsogon City. Oo. And Castilla has won against Magallanes. Yes. Right now, nasa mga taga Castilla na naman ang bola. And with that, no good for that mid-range jumper. Now Paras once again on the other side of the court, but still, being the court general, we have jersey number 14 there na si Habla shooting, but no good. Aspe decided to bring it outside. Reales missing at Arcega trying to save that pero mukhang nakaapak na siya sa linya kaya it's going to be Kasiguran's basketball. Indeed, and they are back adjusting since nag-switch tayo ng court.
So tingnan natin na who will gain momentum on the second half. Paras once again against the Giants, throws the ball hoping for a foul. Muntik nang pumasok yun. Yeah. And that's a Hail Mary shot there. Oo. Aspe against Paras. To Ayala. Ayala pump fixed. Decided not to drive against the bigger defender. Yung number 25 ng kasiguran na si Hagad. Back to Ayala. The Aspe Ayala connection. So sabi niya, if I cannot shoot it from the corner, dito tayo sa my wing. Tama, no? Proving themselves that they are not just the twin inside, no? But they can be the twin player outside. An outside threat. And speaking of outside, Mondragon, the bigger man, decided to throw it from beyond the arc, closing once again the gap into 8 points. Ayan, so pang limang punto siya ni Hafer Mondragon. Now Aspe, the side. Good ball movement pa rin ang minapakita nitong itong Team Castilla. They are looking for an open man. Kuroko pa sana. No. Pero that was too fancy. Arsegas trying to be fancy with a pass for the cutting from the baseline na si Lasala. And Mondragon is heating up mga kasurog sa ating second half ng laro. Back-to-back 3 points. Oh, back-to-back 3-pointers for Hafer Mondragon. And he can really hit those shots from the outside. But right now, let's hit it for Maybell and with the Vice Mayor of Kasiguran na si Vice Mayor Dennis Escudero in behalf of Mayor Maria Mines Hamor. So sige, Maybell, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Sir Jello. Ito nga, on behalf of our Mayor, Mayor Maria Mines Hamor, makakasama natin ngayon dito sa Basho Auditorium si Vice Mayor Dennis Escudero na sinusuportahan ang kanilang participating team na Team Kasigurana. Good afternoon po, Vice Mayor. Magandang hapon. Ayan. Vice Mayor, tanong ko lang po, ano po ang suporta ng inyong LGU sa inyong participating team na kasali sa isa sa pinakamalaking basketball tournament dito sa Bicol Region na Ako Bicol Cup? Actually, sa Gabus Tabi na nagkikita, Diyos maray na hapon, especially sa mga taga-Kasiguran. Ito pong team na to, buong bupo yung suporta ni Mayor M and the LGU Kasiguran. Especially po sa mga financial. So lahat po yan, inaasikaso ng aming mayor. And siyempre, kahit na nga po yung ibang teams, yung bus nila, talagang full support na sinusuportahan yung mga players para makarating sa venue ng maayos. And siyempre, sa Ako Bicol Cup, malaki yung suporta ni Governor Buboy Amor. Kasi nga, inaano ni Buboy na yung antas ng paglalaro mataas. So, nagpapasalamat kami sa Ako Bicol dahil yung level ng play tumaas and sana tuloy-tuloy po ito and siyempre sa aming mayor na palaging nandyan. Hindi lang po sa basketball, lahat po ng sports, nandyan po ang suporta ng aming mayor. Ayan, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. And Mayor, baka may mga gusto po kayong pasalamatan, batiin, o kaya naman po ay i-shout out. Go ahead po. Siyempre, sa mga taga-Kasiguran, sana manalo tayo ngayon and siyempre sa lahat po na nandito ngayon, maraming salamat sa pagpunta. Kahit masyadong mainit, pero nandito po kayong lahat. So maraming salamat sa suporta. Ayan, thank you po Vice Mayor. At again, good luck sa ating Team Kasiguran. Habol tayo, kaya yan. And yan na muna ang latest update dito sa court. Back to the panel. Maraming salamat Ms. Maybell Echegoyen and Vice Mayor Escudero ng Kasiguran. Okay, so balik tayo dito sa ating laro. Coach Jello. Tama. Indeed, napakagandang comment niya ni Vice Mayor. Kitang-kita mo naman na lahat, halos lahat, no, very supportive sa mga basketball team nila kasi napakaganda ng mga court. I think in comparison with the different leg that we had, parang yung lahat ng munisipyo ng Sorsogon, pwede mong paglaruan. Tama. Sobrang ganda. And napaganda nung minention ni Vice Mayor doon na hindi lang basketball, pero lahat ng sports. Tama. And Aspe hitting three-pointer, long three-pointer for Castilla. And Ansos naman sumagot ng two-pointer sa ilalim. Napakagandang bounce pass yung ginawa doon ni Paras, no? Recognizing na Ansos is coming inside the paint.
Aspe throwing the ball from long range. No trying, good. Trying to make it back-to-back for him pero sumabot na yung pangalawa niyang tirita. And the ball will be given. There's a commotion there because of the ball. But I think they will look into the review. No, this is one of the highlight as well of this league. No, sabi nga kanina na isa to sa mga pinakamalalaking liga. No, isa din ito sa pinaka-high-tech because we have this review system. Yes, we have the review center for our officials to check on whatever na kailangan mong i-check para makapag-finalize ng kanilang mga decisions or call. Tama, no? We will give the best officiating experience sa mga best players ng ligang ito. And yan, shout out ko lang kapa while we are reviewing, nanunood po ang Team Gasco Station na si Kuya Ronnie and via Ryan Endeno, Joel Peratero and Renai Enorme. So happy viewing po sa inyong lahat. Huwag kayong aalis kasi we still have two games after this one. Yes, mag-enjoy po kayo dyan. Ano? And here's the replay. Tingnan natin kung sino ang last touch. Oh. It was ruled out that the last touch was Castilla. So Castilla, the ball will be given to Kasiguran. Joaquino, bounce pass to the side. Ansu's in his favorite spot. Yes! What a same shot! Same spot. Same result for Ansu's. At ayan, although medyo malamig sa ngayon ang kanilang main man na si Jonas Joaquino. Pero ito naman, nagpapakita, nagpapasiklam ang kanilang mga bench players kagaya nitong si number 34 na si Johnson Ansu's. Tama, ito na yung sinasabi mo kanina, Kapa Morgan, no, na this is the time for the players to step up knowing that they're missing some of their key players. Tama. And with that, no, we're down again to a 5-point lead. So Aspe to Ayala and to Reales. Reales hitting from the corner. That's a long three. Knowing na, no, parang sinabi niya, kailangan ko na naman gawin ulit to. Kasi medyo lumulubo na. And the ball was tripped by Dazzle Paul Aspe while itong si Hatter Mondragon going strong to the hoop for the possible two-pointer. Kaya lang, yun nga, natapik ni Aspe ang bola kaya it went out of bounds. Pero nasa mga kasiguran pa rin ang bola. And with that, Hamila with the ball. Losing and a breakaway pass to Aspe. Aspe drops the dime to Reales but no good. The bigger man, si Ansu's, struggling to Aspe, napakakulit, no, intercepting the ball. However, it was ruled out that he committed an infraction there, no, too much reaching in. So the ball will go back to Kasiguran. Aspe was not happy with that call. Yes, obviously, talagang hindi siya makapaniwala. Because sa call na yun. Oh, grabe yung puso yung inilatag niya doon sa pag-agaw na yun, no? Kudos to his speed and agility. Bounce pass once again ni Paras. That's a traveling. Yeah, it is a traveling violation. So the ball will be handled to Castilla with Lasala inbounding the ball to the point guard na si Aspe. So 8-point lead pa rin po mga kasurog at 4-0-3 or make it 4-0-1 dito po sa ating third quarter ang nalalabi. Aspe against Paras decided to pass it to Ayala. Reales, the shooter of the team, back to Ayala. Ayala dribbles, floater using the board for two. Easy two points. Walang masyadong effort yung Ayala kung tumira, no? Pero ganun ang resulta, napakaganda. Tama. And back to a two-digit lead. Siso ang score natin, no? Pero hindi pa rin nakakalamang itong Kasiguran. Tingnan natin sa mga susunod. Paras trapped against two, decided to go back outside. Pump fakes, what a pass inside. That's a beautiful play from Paras to Ansu's. Recognizing there's a player there, grabe connection nilang dalawa. Ayala gets his own miss. Shooting the ball and recovering it on his own. Grabe puso ang pinapakita. Ito naman si Paras, very consistent since the first quarter. Grabe ang Paras-Ansu's connection but this time they didn't make it. Oo, pero merong foul na naman na nakita ng mga referees against Castilla. And Ayala was not happy there.
He was throwing his shoes in the court. Grabe. I think, tingnan natin. Nagre-report na ang referee ng foul. So again, sa mga nanonood sa atin sa live, huwag kakalimutan i-share ang ating live stream para makaabot tayo sa iba't ibang lugar. No? Napapanood tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Rep Zaldico FB page, sa Ako Bicol YouTube channel, at huwag nyo din kalimutan i-like ang ating TikTok page, no? Ang Ako Bicol TikTok. And yan, Papa Morgan, mukhang nag-iinit na ang laro. No. Dahil mainit na, pinapahingahan muna itong si JB Paras in favor of the number 8 guy na si Israel Derpo. At pasok na rin itong isa sa mga big man ng kasiguran na si James Galoso sa larong ito. Para mabago yung complexion siguro. Yun ang hope ng coach nila na si Hector Serrano dito sa ating third quarter, dahil malapit na din itong magtapos. 61-53, so humahabol sila ng 8 pa rin against Castilla. Tama, no? Pero I think that was a risky move. No, pwedeng ipa-cool down mo talaga si Paras, but Paras has been contributing a lot. And they've been very effective. Yes. No, in terms of shooting and looking for the open man. Yes. No, grabe yung court awareness ng isang JV Paras. Nabibreak niya kasi yung defense ng Castilla every time he penetrates, kaya nakakapag-create siya ng mga plays for his teammates. Tama. Pero sabi naman ni Ansos, okay lang na wala muna si Paras, ako na ay nandito naman. Saluhin ko muna. Oo, saluhin ko muna. Kaya kano-ano kaya ito ni Kobe Paras? Tanungin natin mamaya after the game. Pero mukhang ipapasok ni Coach Serrano itong si Las Piñas. And with that, Ayala is now the one dribbling the ball in the absence of Aspe. Ayala loses the ball, and Jokino, that's 3-1. Let's see how it will turn out. Derpo misses that opportunity. That's 3-1, no? Kumbaga, sa larong kung saan sugal man, lista na dapat yun. Tama, pero mukhang madulas yung kamay ni Derpo. And his teammate Jokino, who made the pass, was quite a little was disappointed. Oh, oh. Yeah. Eto na. Ayun! That will hurt that shot from the wing nitong si Reales. That's a three-point shot. Just when the team needed the most, no, nagpapakitang hilas palagi si Reales. Oo. Oh, oh. Kung kailan kailangan, no, saka siya nag three-point. So balik po sa double digits ang kalamangan itong mga taga-Castilla, 64-55. Ito, pasok na rin si Las Piñas. Isa rin sa mga threat pagdating sa labas for kasiguran. And I think Kapa Morgan, no, the coach of Castilla, na si Sir Jesus Lagata, nag-ask siya ng review. Okay, so sige. Kasi he was calling an unsportsmanlike foul. But I think it was still ruled out as an offensive foul. Offensive and just a normal foul. Yeah. Pasok na rin yung number 36, more kasiguran na si Dennis Espanyo. And with that, Ayala once again, no, in the absence of Aspe, generating a play for his team. Oh, kasi Aspe is now in foul trouble. Yeah. And we still have a quarter to go. Nice pass! But not a very nice shot or finish for Christopher De La Torre. Jokino with a quick shot there, but no good. Espanyo back to Jokino. Jokino pump fakes, enters and passes it to Ansus. Ansus missing the ball, but still they are dominating the rebound. Ansus. Talagang si Ansus ngayon ang nagiging bright light nitong kasiguran. Tama, no? It's becoming the light at the end of the tunnel for kasiguran. While Ayala, instead of being the attacker, no, he was forced to become the point guard. And speaking of attacking, sabi niya, sige, attacking ko na to if you cannot make the point for the team. But Reales, proving that he can also enter the paint, misses the ball. And still, no, they will have the possession. Oh, daming contact sa taas. Parang mga manok na nagsasalpok ang po ang mga players natin. Grabe, no? Git-gita ng laro, no?
both teams ay talagang ayaw magpatalo dito sa larong ito. Tama, no? And they're very flexible, Kapa Morgan. No? If you can see, kanina Ayala has been the one shooting. Reales has been throwing from the beyond the arc. Uh-oh. Pero ito, iniiba nila yung laro nila. Hindi pa dito pumuputok nga itong Loberes kasi strict shooter din yan. Reales. Or Castilla. Becoming a step carry there. Oh, what a sorry miss! No. For Galoso, all alone with that layup missed. Very costly mistake yun. Mapapakamot ka talaga sa ulo niyan. Ayan na naman, another try. Or there was a foul. Grabe. I think those were the second easy error yun. Yung nakamit na kasigurin kanina, yung tatla sila. Tapos ngayon, yung easy layup sana, no? Easy Oo. Breakaway pass yun. But still, again, this is still striking distance for Kasiguran kasi this is just a 7-point lead and we still have a full quarter to go. And the ball is in possession and nasa charity line itong isang 3-pointer, no, na si Jokino. Wag lang nating mabati. Ayun. So okay naman yung pagbati mo dahil naipasok naman niya yung kanyang unang free throw at 45.9 seconds remaining. Dito po sa ating pangatlong yugto. Yun na nga, sabi mo, very manageable pa ito para sa mga taga-Kasiguran na makahabol at mabago ang sitwasyon sa larong ito. Right now, they're been struggling or they're not really struggling but they're trailing by how many points? 7 points? Yes, 7 points. Na, and then, 59. 5 points na lang dahil doon sa mga free throws na yun ni Jokino. Tingnan natin because Reales has been slapping them with a reality na kaya nilang dagdagan ito anytime that they want but it was intercepted. Now Ansus against a smaller guy na si Ayala throws the ball. Good bump on the part of Ansus at but the crowd goes wild there, no, and there's a semi tantrum given by the players of Castilla disagreeing with the call made by our referees. Even the coach is mad, no, with that call. So but then again, yung mga call ng referees po, it's, well, they are the authority when it comes sa laro natin. So, iba pa rin yung nakikita nila because they have been trained and of course, ito yung talagang profession nila. So, alam natin na these referees ay talagang doing their work at their best. High caliber referees. Oo, tama. And speaking of Ansus, again, no, getting his first shot in the free throw line. Tingnan natin if mako-convert niya, ma-maximize na itong 2-point opportunity. Para lagay sa 3-point lead na lang ang lamang ng mga taga Castilla. Pero that one was a miss. So 4-point lead po. Loberes is being guarded heavily, no, para hindi makabuelo. Therefore, Reales has been trying. Oh! Same position. Ilabas nyo na ang mga payong nyo kasi kanina pa umuulan ng tres. That shot was a challenge pero ganun pa man. Walang challenge sa akin, sabi ni Reales. I'm going to let this in. And he makes that long three sa pagtatapos po ng ating third quarter. And ending it in with passion dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. 67-60. Pito lamang po ang kalamangan ng Castilla over Kasiguran. And here, no, looking at some replays, makita natin yung adjustment na ginawa ni Ayala, no, becoming the point guard and feeding the ball to Reales instead, no, because of the absence of Aspen. And shoutout ko lang, Kapa Morgan, si Sir Bunanong Chumachera, no, na nasa ibang lupalop, no, nasa Negros Occidental ata ito. Or somewhere nandun, there. Nandun pa sila. Oo, I think. Pero nanonood pa rin, no? Very loyal sa ating liga. Tama. And nakasama natin yun siyempre sa mga ilang decks. And ngayon, mukhang hindi sila available. Kaya yun, pa-shoutout muna sila. Indeed. Okay, sige. So, again, sa mga nanonood sa ating live, huwag kalimutan i-share ang ating
live sa Ako Bicol Online TV, Rep Zaldico FB page. Mapapanood din tayo sa Ako Bicol YouTube channel. So, pa-subscribe na lang po at sa ating TikTok page. So, maraming maraming salamat. This is just the first game of our triple header matchup for today. Bukas, meron tayong apat na laro. So, sunod-sunod lang po ang laro natin dito. Brought to you by Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List. Yung mga nakaabang na mga fans ni Wadijan Bachelier. Mamaya makakasama niyo siya. Yung mga fans po ni Wadijan Bachelier, huwag kayong mag-alala kasi mamaya nandito siya para sa ating mga succeeding games. Of course, nandito pa rin yan si Sergio Espinosilla. And of course, we will also be joined by Coach Paul Sepe. Yes, ang ating basketball analyst. Mm-hmm. Si Coach Paul. So makakasama natin siya in a short while. Here we go, going back to the fourth and final quarter of the game. Live na live pa rin tayo dito sa Basha covered court sa Bacon, Sorsogon. Reales with a fake shot. Grabe naman yun. Pang-highlights yun. He ended the third quarter with a big three and right now he's starting the fourth quarter with another big three. What a game for Reales. Yes, Reales. Johnny Reales, the Stephen Curry of Sorsogon, specifically of Castilla, Sorsogon. But of course, hindi papayag ang kasiguran. What a drive! Grabe naman yun. Paras declaring his presence once again in the fourth quarter with a Rokawa shot. Grabe, sabi niya, eto na, nagbabalik na ako after that few minutes of rest. Reales na naman. But this time, he misses. So balik po sa walawang kalamangan ng mga taga-Castilla kontra dito sa kasiguran. This is a very exciting ball game, Kapa Morgan, no? This is anybody's ball game still because that tama. Gap, no, napakonti lang 'yan sa tama. Mga gantong caliber ng laro. Tama, coach. Sir. And Paras, the bigger man na si Mondragon. Mondragon size in the defense of Flores. Grabe naman 'to, yung tira. Nothing but net. Oh. Closing the gap into 6 points. Ayala still being the playmaker for his team, so it's been limited into passing the ball around. But there's a whistle blown there, and the call is given to jersey number 8, si De La Torre. Anim na lamang ang kalamangan at meron pang pagkakataon ng mga taga-sigura na tapyasan ito dito sa kanilang possession. At 8:44, wala pang 2 minuto po na ang nakukonsumo natin sa pag-start ng ating fourth and final quarter. Pero grabe ang exchange of points. So, meanwhile, pakinggan muna natin ang report ni Regine Bue. Regine, take it away. We know that in this quarter ay makakabawi kami. Kapo Morgan at Sir Jello, ito ang sinabi ni Coach Hector ng Team Kasiguran. Aminado siya na they are having a miscommunication at nawawala sa rotation lalo na sa defense. Kaya sabi ni Coach Hector that they will work more in that aspect at makakapag-convert ng score from the outside. Kung ma-execute nila ng maayos ang game plan ay hindi lang malalamangan ng Team Castilla kundi posible na maiuwi nila ang kanilang ikalawang panalo ngayong hapon. Yan ang update mula dito sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Ms. Regine Bue. Yun nga, consistent execution of plays. Yan ang hinihingi ng kanilang coach para sa kupunahan ng Castilla para maasiguro na maiuwi nga ang kanilang pangalawang panalo dito sa ating elimination round. Tama, no? And I think they have to recognize that Reales is a threat in this game. So I think they have to send a man to guard Reales as of the moment. Kasi kung papabayaan lang nila, no, look what's been happening for the past few quarters. Mm-hmm. No, hahabol sila, they will cut the lead into 6, 7, or 5 points. And then here comes Reales in the picture. Buburahin shooting. Lang. Oo. Yes. So I think this is a time for them, no, to guard the man who needs guarding. No, kasi kanina kitang-kita naman natin na binabantayan talaga nila si Luberos. Mm-hmm. Luberes kapag pinapasok. So maybe they can do the same thing to Reales. Reales. Pero kanina sa last bago magtapos yung third quarter nga, yung tira ni Reales was quite defended by Ansos. Kaya lang he fell short in defending that long three bomb created by this Reales guy. So siguro mas paigtingin pa nila
yung depensa. Kung ako sa coach ay wag mo nang pahahawakin ang bola muna yan, Reales na yan, no? Dahil mainit na mainit. Tama, no? That's one of the rule there, no? If you cannot stop the man from shooting, stop the man from receiving the ball. Yes. So tingnan natin kung anong adjustment, because this is a long break, because we are reviewing something, no? There's a commotion while we are having the report. So tingnan natin kung ano magiging ruling ng ating mga elite referees. Parang merong anong tawag doon, yung second motion itong si Hopper Mondragon. After he's been fouled, siguro is got nainis siguro ito dahil sa tinamaan sa yung pagkaka-foul nga sa kanya, and he was trying to So tingnan natin. Well, we're waiting, no. Live na live again tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Rep Saldico FB page, at sa Ako Bicol YouTube channel. So shout out sa mga nanonood natin, sa mga nanonood sa atin diyan sa comfort of their homes, no, lalo na sa mga kaibigan ko diyan sa Gasco Station sa Gubat. Happy viewing po sa inyong lahat. And shout out sa ating mga bossing, Boss Lloyd Rivera and ang kanyang kapatid na si Ino Rivera. Sila po yung mga man in charge dito, dahil si Boss Lloyd po ang ating commissioner, and sa likod niya po ay ang kanyang kapatid na si Ino. Yes, so, ang ating napakabait na mga commissioners. Oo. So hello po sa inyo, Com Lloyd and Sir Boss Ino Rivera. And of course, once again, Ako Bicol Cup, Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurupa. And again, salamat din kay Kong Jill Bongalon, na who's been very, very supportive also. Nandito siya noong opening day natin sa court ng Kasiguran. So, masasabi natin napaka star-studded dahil ang daming mga personalities na nandito. Tama. Doon. Nakakaingit, nandito si Darna. Oo. Oh, sayang. Hindi mo na close up. Oo nga. Bibigyan ko sana ng bato. O yun ang hanap-hanap niya eh. At nandito rin doon, noon, siyempre si ang angas ng tundo na si Paul Lee. Grabe, no? Grabe talaga, hindi basta-basta itong liga opening pa lang, no? Busog na busog ka na sa experience, sa entertainment, no? Plus makikita mo pa yung mga idol mo sa iba't ibang munisipyo. Tama. And kahapon yung laro natin diyan sa Bulan na Gymnasium, may talagang merong championship atmosphere na kaagad. Grabe. Punong-puno tayo doon na mga siguro mga 6 point something na mga tao doon sa loob ng Bulan Gymnasium, and yung live viewers natin from Facebook reached about 14K. Tama. Live viewers. So isa ako doon na Kapa Morgan sa mga nanonood. Maraming salamat. Watching all the way from Nagis City. So it's a record breaking na dito sa eliminations ng Ako Bicol Cup. We've been into a lot of legs already, pero talagang iba yung pinapakitang reception ng mga taga Sorsogon dito po sa ating liga. How much more? Pakinggan muna natin ang report ni JB. Technical foul was given to, yun nga, yung second motion ni Hopper Mondragon. Yeah, Mondragon cost him a technical foul. So tingnan natin ang replay. Ito yung nangyari. Mondragon trapped inside, trips the ball. Nakabuhol yung shoulders nila ni Ayala, and he was trying to entangle it with that with this broad shoulder. So I think both will be given free throws, but the ball possession will be given to Kasiguran, if I'm not mistaken. Yan, pasok yung tira dito ni Hafer Mondragon for the personal foul. Yan, sa mga nanonood, no, please don't leave us kasi meron pa tayong laro, no? Donsol versus Magallanes and Pilar versus the City of Sorsogon. Ayun, pasok po yung dalawang free throws ni Hafer Mondragon for Kasiguran. And Ayala with the ball, giving it to
So it's just another 6 or make it 5-point lead at 8 minutes and 17 seconds na nalalabi po dito sa ating fourth and final quarter. Very exciting ball game ka pa, Morgan, no? Because ever since the first quarter, Castilla has been dominating, no, this game. So hindi pa lumalamang yung kasiguran. So tingnan natin if the story will end in that manner or there's a revenge of the fallen. Tingnan natin kung makahabol itong kasiguran. Loberes fires, and there you go! Yan ang hinahanap ko kay Loberes kanina pa. Kaya naman pala, binabantayan. Oo. Kasi hindi mo pwedeng pakawalan. Drops the dime. Ito, si Maras. Maras. Grabe. Ito naman, tuman defense na. Ang, mayroon foul na naitawag away from the ball. Nagkakapisikalan ang Borjal at itong number 25 ng kasiguran. I think that's a double foul motion ginawa ng referee. Reggie Hagan. Foul kay jersey number 3 Borjal ng Castilla and kay Hagan, Reggie Hagan ng team kasiguran. And that's a sad moment for Borjal kasi excluded player na siya. Talaga? Kaya pala, diretso siya sa bench. If tama yung pakarinig ko kay Sir JB, I think you mentioned na excluded player na. I think he is kasi diretso siya sa bench nila eh. Loberes once again! Medyo malakas. Aspe, dropping the ball to the bigger guy. Rejected by Mondragon! Mondragon now showing his presence. So puntahan muna natin ang report ni Cassandra Seton. Cass, take it away. We are now in the fourth and final quarter as Team Castilla continues to dominate the hard court still. It is not an easy game for them, so they have to maximize the remaining time in strengthening the connections and the momentum between the players as well as finding the right and effective strategy to ensure their second win. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you, Cass. No, so tingnan natin kung sino ang makasecure ng second win nila. At sabi mo nga, sir, sino ang uuwi na slightly na kayo ko? Kasi ang resulting for both teams, either 2-0 or 1-1. Still a good standing for our elimination round. Tama. Mondragon, dropping into Hagad. Hagad steps into the line and that's a turnover. 7 minutes and 15 seconds remaining time. Sabi ni Herisano, you're too little. Too small. Yeah, you're entering the room of a giant. Oo. You cannot penetrate here. But grabing puso ang pinakita niya doon. Speaking of giant, here comes the giant na si Lasala. But I decided to pass it to Aspe. Aspe looking for a teammate. Pero si Ayala, heavily guarded ni Paras. Aspe using his right hand to dribble, almost losing the ball and actually intercepted and swat away by a team kasiguran. Now Jokino to Paras. At nakabalik ang bola sa mga naka-orange. At eto na, sumisigaw ng audience pero hindi tinira. Ayala, what a back pass! Grabe naman sana yung behind the back pass. That could have brought the house down kung naipasok yun ni Jeremy Lasala after that behind-the-back pass nitong si Ivan Ayala. That was very difficult because aside from it was behind-the-back, it was still an overhead pass. Ano ang tawag doon? Behind-the-overhead-back pass. What a complicated pass. Yeah, indeed. No? To sum it up, very complicated. No? But they didn't complete the sequence. Oo, sayang. And this is still 6 points, no? Ayan, naka-live din tayo sa Facebook page ni Wadi Jan Batsilya. Shout out sa mga nanonood. Paras, once again, dropping it to Jokino. Too strong of a three. Rebounding for the second attempt. Talagang nagmamahalan masyado tong dalawang to. Herisano and si Hagad. Ang lalambing ng mga big guy natin. Halos ayaw magkahiwalay itong dalawang ito. And I think penalty na ba? I think penalty na kasi nandito wala na pa, si... Wala pa. Wala pa.
A penalty, yeah, it is. It is already a penalty situation for Castilla. Agad, making his first basket there. Let's see kung ano mangyayari sa second. He completed the two-point play. And they're already closing the gap, no, into 4 points. So grabe. Grabing effort ang ginawa ng Kasiguran. But still, Castilla and Lasalla. Ayan, Lasalla trying to show some footwork against the veteran Hopper Mondragon. And grabing nangyayari dito ang lambingan, no, kanina pa. Mm-hmm. So usually talaga ganito sa mga ganito kainit na laro, no, you're desperate to win, so medyo may konting yakapan na nangyayari at lambingan. Basketball is a game of physicalities, kaya yon. At alam mo, partner, bilib ako dito sa venue natin, dito sa Basya Auditorium. Yung mga tao dito na nandito ngayon, who's piling up na dahil sa siguro alam nila kung gaano ka-exciting ang mga games natin dito sa Ako Bicol Cup. Kaya as early as now, first game pa lamang po ito, puno na po, halos hindi mo na mahuhulugan ng karayong ang mga bleachers natin dito. Tama, partner, no? Kasi it's a Saturday, it's 1 o'clock, no? Nag-start tayo ng 1 o'clock. You could have stayed at your home, no? Matulog. But they decided to be here for the love of the players, no? For the love of the game. And of course, no, maybe they realize na baka mamaya puno na to. So unahan natin. And good thing, no, so mga nakaupo, maganda yung pwesto nila kasi as early as the first game, meron na tayong mga nakatayo na audience. How much more later kapag nandun na tayo sa ating pangatlong laro. Tama. Kaya good thing, good decision on the part of those people who was inside the auditorium right now, as early as now, dahil nakapwesto sila ng mas maayos. Apat na puntos na lamang po ang hinahabol ng mga taga-Kasiguran dito kontra sa Castilla. And tingnan natin kung ano magiging call ng referee after that motion. Okay, binigay ang bola sa Castilla. Lomeres with the ball. Back to Aspe. Looking for someone with 10 seconds remaining for the shot clock. Aspe, one-on-one against Zucchino. But here comes Mondragon. Running like a wind. Si Ansus, coast-to-coast, but no good. Habla, Hagad, rather, for the second attempt. Still, no luck. Hagad pushing forward for the third attempt. Still, didn't make the shot for the fourth attempt. A Hail Mary drop. Wala pa rin. Good. Wala pa rin. But they are securing the ball. Who will get the ball? Agad, tinitingnan ang ring. Bakit ayaw pumasok ang mga tira ko? At tinitingnan niya din yung kanyang yung bola na hawak-hawak niya. Making sure na yung bola nga yung hahawakan niya, hindi yung ulo. Itong si Jerezano. Grabe ka naman dyan ka pa. Mayroong tatlong ulo. Oh. Baka yung sarep din yung makuha. Kidding aside, we're just having fun here. Though okay. Mukhang nagkaroon ng mukhang nabaliko injury. Si Jeremy Lasalla. Pero grabe yung puso ng pinapakita ka pa, Morgan. For the love of the game, you have to protect the ball at all cost. Ito namang si Hagad. Grabe din, no? Mukhang nag-init siya sa commotion kanina. At ayan, so, nga, nakikita natin na Jeremy Lasalla is now in the bench and he's been being attended by his coach. And we are checking, hoping, no, na minor injury lang kung injury na yan or mukhang na ano lang. Sana madalas sa papagpag lang, ano. Pwede, usually yung mga basketball player parang sinisipa lang nila yung yung floor and then balik na okay sa laro. Na. Grabe to, mga ano to, mga batong bakal. So tingnan natin, hindi pa rin ako mag-get over that sa maling bola, mga Morgan. Mahirap na kasi alam mo, daming bola tayong nakikita dito. Baka ibang bola yung mahawakan mo. Oo, kaya siguro hindi po mapasok. Pero ayan, medyo masamasahin na yung right ankle nitong si Jeremy Lasalla. Oh, with, pero mukhang nasaktan siya pa, Morgan. So tingnan natin, malaking kawalan itong si Lasalla sa larong ito. Kasi aside from the fact that he's
giving points for the team. No, he's also a threat when it comes to defense. So, tingnan natin kung makakabalik agad siya. Malaking factor na nawala si Lasala for Castilla. Ito na. Isa siya sa mga talagang matitigas na big man ng kanilang kukunan. Driving Ayala. From coast to coast si Ayala, pero ipinasa sa labas kay Aspe. Aspe with jersey number 1 na si Rosano, but misses. Nawa, kasigura na sa opportunity to shorten the lead na 4 points na lamang. What a pass by Paras! And Ansos cannot hit the board, but he gets fouled going to the basket. We're going for that shot. And Ansos has been known, no, for securing free throw shots. So tingnan natin kung mape-perfect niya itong charity shots to cut the lead into 2 points. Grabe. Slowly but surely, no, ang ginawa nitong team Kasiguran. No, they've been holding on for too long. Mm-mm. No, they've been grabbing their opponents by their feet. So tingnan natin kung mahabol nila. And Ansos once again with the ball against 3. Using the board for 2. Completing the 3-point play. 3-point play yun eh, kasi nag-free throw siya. Isa yung napapasok niya. Nakuha niya yung rebound. Tama. Magkabaliktad lang, no? Nauna yung free throw. Oo. And but, with that, definitely, Ansos is the dark horse nitong Kasiguran. Jokino, back, agad, Paras! Napaganda yung bola with Jamie Paras at the right place at the right time. Indeed, taking away the lead for the very first time. Grabe ang nangyayari dito sa laro. Kasiguran, now on their feet. Even the audiences in the court and at the comfort of their home. Lamang na, yes, lamang na po ang mga Kasiguran. Paras to Jokino. Jokino from a very far away 3! Yes! What a shot! That will hurt Castilla. And this is what we've been saying since the beginning, Kapa Morgan. This is anybody's ball game. No, yes. Team Kasiguran should not celebrate because Castilla can still get away with this with Aspe throwing from beyond the arc. And yan nga ang gante mula sa Russell Dazzle Paul Aspe. Ito na. Ginawi ka, binula ka agad yung 3-point shot na yon ni Jokino. And this is the quality of Ako Bicol basketball. Yes, Morgan. Indeed. Ito na, Paras, the playmaker for since the first quarter, and Ansos maximizing his potential, and the pass is given by Paras. Ansos from a mid-range jumper. No good. That's a miss by Ansos. Ayala to Aspe. We missed the connection of these two. Tingnan natin kung makakabalik. Kanina, they've been dominating the court with their passing and shooting ability. And there's an offensive foul. Offensive foul was called. And it's away from the ball. Oo. So it was called on jersey number 8. Na si De La Torre. So nakakalamang pa rin po ang Kasiguran right now dito sa late part ng ating laban. And grabe, nakaka-excite to. We only have 3 minutes. Apa Morgan, no? And a 1-point lead. So tingnan natin na anyways, kung sino naman manalo dito, no, this is a very good game so far. Yes, indeed. Meron tayong report. Pakinggan natin si Miss Mabel Echegoyen. Mabel, pasok. Kapa Morgan at Sir Jello, ayun nga, natapilok nga si Jeremy Lasala ng Team Castilla kanina at ngayon nagpapahinga sa kanilang bench. Ayon sa kanilang coach ay nakadepende sa kanya kung makakapaglaro pa siya at babalik pa sa game. Yan na muna ang latest update dito sa court. Back to the panel. Yes, sige. Maraming salamat. Mabel Echegoyen. In the meantime, Aspe making that shot and gaining back the lead for Castilla. 79-78. And this is a crucial timeout. The coach has to maximize the instruction because this timeout will either make or break the team. Oh yeah, indeed. No, because we have a limited time, no, we don't have the luxury of time anymore. So medyo for both teams, actually. Yes, indeed, no, medyo nagpapanik na dito ang Team Castilla because Kasiguran has been grabbing them by the neck for the last outing. Yon yung last sequence kung saan ay balik ni Aspe ang
lead for Team Castilla. Merong bago sa lineup, pinasok muli itong si Norman Bernarte. So dalawang veteran ang nasa loob. Herasano at itong si Bernarte on the side of Castilla. All right. Magkamukha sila pagka nakatalikod. Hindi na ako magko-comment. Morgan. But indeed, you're right. No, buti na lang may mga number at may mga pangalan sila. Tama. And the ball will be given to Team Kasiguran, an opportunity to take away the lead once again. So we are now seeing a CISO battle between the two teams. Jokino to the corner. Back to Paras. Paras against Aspe. Paras back to Jokino. Aspe guarding anyone with the ball. With 10 seconds remaining, the big man trying to push forward. And a pass to Jokino with under 5 seconds. Shoots, but no good. And Aspe with a breakaway pass against Jokino. Aspe pushes. Oh! And that's an offensive foul. An offensive foul was called against Dazzle Paul Aspe. And the ball will go to Team Kasiguran. Still, the opportunity to regain momentum is theirs. Ang bilis na nakadepensa doon si ano, si Jokino. Tama no, nasa half court line na itong si Aspe, si Jokino nandito pa sa may 3-point line, nahabol niya pa. Halos yun yung tipong ilista mo na. Tama. Pero nabigo pa. Indeed, ito yung sequence, grabe. Speaking of Mondragon holding the ball, Jokino. Jokino bounce pass to Paras. Paras decided to throw the ball. And the ball will be given to Castilla. And JV, Sir JV there shouting the twilight moment. No, 2 minutes na lang po ang natitira sa larong ito. Yes, at sino kaya sa dalawang koponan ang maiuwi ang pangalawang panalo? What a wild shot from Reales. He was expecting a foul there. Paras, what a reverse shot! Oh, what a shot by JV Paras against Ivan Ayala. Ilagay mo na yun sa highlights, Kapa Morgan. May pa-end one pa. Grabe. Grabe. This guy is really doing the work for Team Kasiguran. Let's take a look at the replay. Yun. A very complicated shot made possible by Paras. No? That shot was well defended, pero he made it anyway. At ayan, to complete the 3-point play, itong si JV Paras ay nasa linya. Pasok! Nothing balik but net sa kanila ang dalawang puntos na kalamangan sa ngayon. Ayala versus Paras. Ayala shaking off Paras. Bernarte, quick attempt by Ayala. Ayala missing his accuracy now. Jokino with the ball, looking for someone. Back to Paras. Paras to the big man, Mondragon. Mondragon to Jokino. Jokino, Paras. Hesitates. Paras from the top of the key. Steps fires. No good. 111 natitira. 81-79. What an exciting ball game. I never expected that this game will go down the wire. Indeed, Kapa Morgan, no? But here we are with a 2-point lead of Kasiguran and a ball possession for Castilla. Sino ang magwawagi at sino ang uuwing luhaan? Bernarte. Tuloveres, who can't hit. Mondragon securing the ball for the team. Paras maximizing the time. Signaling a play for his team. Jokino asking for a pick. Jokino running into the paint. Back to the big guy. The big guy against three, almost losing the ball. Drops it. At tinawagan sila ng shot clock violation. Good defense there. Yung mga naghahanap po kay Dazzle Paul Aspe. I think that offensive foul he committed against Jokino sa huling dalawang minuto or sa pagpasok natin sa huling dalawang minuto ng larong ito ay yun na yun. Nag-result sa pagiging excluded player niya. Ito din yung problem natin kanina pa. No? Grabe yung foul trouble at
the early first quarter. So ito na yung resulta, no, pag madaming foul na nakumit at the early quarter, no, it's a dangerous gamble at the end of the line. Tama. Kasi, yeah, yun na nga, we're down the wire at what do you think will happen here, Kapa Morgan? Are they going to throw 3 points or continuous lang na 2-point attempt? I think isiguro lang nila na ma-shoot nila kahit 2 puntos, at least matatay nila ang score and they will have a better chance of getting the ball back in their possession sa mga natitirang segundos. And this was the last moment of Aspe in the court, no? Where medyo, he was medyo, called medyo, with talagang offensive foul talaga. Siguro nabigla din siya, no, na merong player out of nowhere. Out of nowhere, tama. Yung takbo ni Giochino doon. Pero sobrang bilis si Giochino, not giving up on that play. Grabe. Against Castilla. Isa yun sa mga masasabi nating very crucial na nangyari dito sa larong ito. Yung offensive foul na yon ni Dazzle Paul Aspe. Yes, kasi they've already lost one pillar when La Sala was injured. Mm-mm. And then nawala pa itong si Aspe. Pati si Melvin Borjal, kanina pa wala. Excluded player na din. Oh, excluded na rin. And here we go. Probably the last possession for both teams. Tingnan natin how this will turn out. Reales with a step back three. Almost taking that one, pero na-rebound ni Ansos. Shot clock is off, so they have to force a foul. And nasa penalty na ba tayo? That shot from Reales was a make or break for Castilla. That's quite risky. Indeed. Pero siguro yun talaga yung plano nila. Yes. No. Yun yung napagkasunduan in the timeout. Mm-hmm. Most likely. And ito na yung sinasabi ko. Baka bumawi bigla itong kasiguran, no, sa huling natitirang laro. Pero he missed the first one. That should have secured them the game kung mapapasok niya pa itong isa. Tama. So tingnan natin, no, pag hindi niya to napasok, there's an opportunity for Castilla to win or to tie the ball game. Yes. No, kung mapasok niya naman, at least tie lang. No, kung makapag 3 points sila. So tingnan natin. And very interesting. Ano yun lang, kasi nakuha pa ng kanyang kagampi na si Haga ng rebound. Oo nga, no, and medyo natagalan yung decision making doon kung ifa-foul or hindi. No, knowing that there's no more shot clock, no, automatically dapat ifa-foul. Foul mo kaagad. Oo. Because kayo yung naghahabol. So still the situation in the last sequences ay pumapanig ngayon sa Castilla dahil hindi ina-shoot ng mga taga-kasiguran ng mga crucial free throws na ito. And I think grabe na din kasi ang pressure, no, both sa defending team and offensive team. Tama. So, eto na. Tingnan natin kung may papasok niya pa itong pangatlo, pangalawa. Pasok yon at yan. Time out. Siguradong Castilla ang tumabog yan. Yes, and they have no choice here. Either they throw the ball from long range or they make sure that the one who will enter the paint will gain an opportunity for a 3-point play. Pero very risky yun. Oo. So I think they will give the ball to either Reales or Loberes. Loberes. Who's your bet? Also Ayala. Yeah, Ayala. Can hit it from the outside. So marami, meron silang tatlong option actually. Even Bernarte can hit the 3-point shot needed in this particular this crucial time of the game. That's why for the last play, no, lahat ng 3-pointers nila ang nilabas nila. Mm-hmm. So grabe, no, Castilla has been dominating until I think, no, the last 5 minutes of the fourth quarter, until kasiguran, no, kumbaga yung inipon nilang turbo, kung naglalaro kayo ng mga Need for Speed, gano'n, no, prines nila for the remaining last 5 minutes. Pinunso mo nila. Yeah, and Castilla was caught unprepared there. Ito na. Titignan natin yung play kung anong magiging final. Bernarte will shoot it. Oh, that shot was blocked. What was that? I think he was looking for a teammate there or looking for someone who will catch the ball so that it will go out of bounds. But still, it's Castilla's basketball. Meron pang pagkakataon to tie this ball game. Indeed, 9.9 seconds remaining. Who will take the ball? Reales.
Wala, that's a desperate taking shot. A Hail Mary shot. Oh. And a foul was called there. Open na open si Bernardes sa corner. Hindi lang na-recognize nitong si Reales. Very, very costly mistake there. Kasi pareho nagmadali eh. On the first run, there's still 14 seconds left. Pero upon receiving the ball, itinira na agad. Maybe they're hoping for a foul so that they'll have easy three free throws. No, pero yung second, ganun pa rin. No? Hindi na nakahanap ng timing. Maybe because of the pressure. Oo. And still, JB is feeling that pressure right now. JB Paras is missing the crucial free throws. Yes, isa lang. No? Pangatlo na to niya sa free throw line. Within the last minute sayang of this game. Oh, just one free throw, that would be the nail to the coffin. Yeah, indeed. Pero mukhang inaalat pa. At ito na nga, speaking, no? I think this is safe, ano, that this game is for kasiguran. Given for kasiguran. Turning things around in the last few minutes of this ball game. Kudos. Indeed, no? Ito yung mga normal na Wattpad story natin at anime na yung bida magpapabugbog muna sa una at sa panguli, no, babawi sila. Malaking factor kasi na nawala itong si Melvin Burhal for Castilla. Nabaliko itong si Jeremy Lasala sa last minutes din ng game. At nawala si Dazzle Paul Aspe. He got excluded also or fouled out matapos yung ililista mo na sanang tira, no? Kasi all alone. Pero sa sobrang bilis ni Jokino to secure the spot for the defense para kay Paul Aspe. At yun na nga, nag-turn into Dazzle Paul Aspe excluded in the ball game in the crucial minutes of this game. Indeed, and makita nito natin sa highlight kapa Morgan yung effort ni Jokino sa first quarter, no, and then the effort of Paras and Ansus in the remaining quarters, no, to close the gap, no. Kumbaga, hindi man natin malalamangan, at least we can catch them later, no. And yun na nga yung nangyari. Grabe yung effort na ginawa nitong I have to commend Paras, no? Yes, kasi tama. All throughout the four quarters nandun siya, no? Moving around, passing the ball, and when there's no shooter, he will be the one entering despite the size disadvantage. He's actually the one who orchestrated the plays for his teammates, kaya yung Ansos naging maganda yung takbo ng kanyang offense because of those things created by his point guard na si JB Paras. And those are actually high candidates for our Kasarog Best Player of the Ball Game. We're talking about JB Paras of Kasiguran and itong si Johnson Ansus. At maganda rin yung ipinakitang laruan itong si Reales. Napaka-crucial din yung mga binitawang three-pointers niya. I think he was able to sink 6 or 7 three points rather. Tama. And well, this has been a heartbreaker for Team Castilla dahil they've been leading the games until almost the final minutes of the game. Pero what a turn of events na nangyari dito sa loob ng Basya Auditorium para sa ating game 1 ng ating day 6 ng Acobicol Cup. Sorsogon, yun nga, nanalo, pangalawang panalo ng mga taga-Kasiguran kontra sa umaasa sana na maiuwi din yung kanilang panalo, pangalawang panalo na Castilla. And indeed, no, ito pa lang ngayon, unang laro natin dito, Kapa Morgan, we still have 2 games, no? Right after this one, we'll be witnessing the battle between Donsol and Magallanes. Oo. Followed by Pilar and the City of Sorsogon. Ayun. So Donsol losing kontra sa Pilar the other day doon sa Pilar Gymnasium. At itong Magallanes din, natalo din kontra ano ba nakatalo sa kanila? Yung itong Castilla. So both teams are looking for a comeback. So exciting ito, no? Kung eager na ma-maintain yung record nitong
dalawang teams natin sa unang laro, how much more yung craving for their first win? So tignan natin yung gutom na ipapakita ng dalawang teams sa second round ng ating triple header matchup for today. Okay, and maya-maya ibabato na natin sa ating courtside reporter na si Miss Mabel Echigoyen ang floor for the Kasurog best player of the ball game. Well, ako naman, eh siguro pansamantala nang magpapaalam muna para mapagpahingaan ko muna yung boses ko naman. Ano? Since it's a weekend, nandito nga yung ating partner na Weekend Warrior, Sir Jello Espinosilla, para tulungan tayo in covering this very prestigious league dito sa Bicolandia, ang Bicol Cup. At makasama din natin naman si Wadi Jan Batsilier at si Coach Paul Sepe. So, we're just waiting for the queue. Oh, ito. Sige na. So, once again, mga kasarok, maraming salamat po. This has been Kapa Morgan, joined by Sir Jello Espinosilla. Pero right now, ibato na natin kay Miss Mabel Echigoyen para sa interview niya sa ating kasarok, best player of the ball game. Mabel, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Sir Jello. Nakamit nga ng Team Kasiguran ang kanilang ikalawang panalo kontra sa Team Castilla sa score na 83-79. Kasama ko na rin ngayon ang kasurog player of the game na si Johnson Ansus, who scored 25 points, 9 rebounds, 2 steals and 2 blocks. Sa gitgitang laban nyo kontra sa Team Castilla, paano nyo na-handle ang pressure sa loob ng court? Ang sabi po sa amin ni coach na gampanan po lahat ng makakaya namin sa loob ng ng court, at nagawa naman po namin lahat na makahabol po sa second half po. Ayan, ano yung naging motivation ng inyong team na despite the pressure ay naipanalo nyo pa rin ang laro? Yung ano po, yung sabi po ni coach na tiwala lang sa kada isa po, o tiwala po sa bawat isa ng pakikiisa po sa loob ng team. Ayan, congratulations and thank you. Baka may mga gusto kang i-shout out, especially yung mga nanonood sa iyo ngayon. Go ahead. Shout out po sa teammates ko po sa Kasiguran po, kay Vice Governor po, sa coach po namin. Maraming salamat po sa lahat. Sa team ko po sa Estenias, maraming salamat po sa pagsuporta. And sa amin po, binabati ko rin po ang aking magulang, aking mga kapatid. Salamat po. Once again, congratulations, Team Kasiguran. Diyan lang kayo mga kasurog dahil maya-maya, maglalaban naman sa Game 2 ang Team Donsol kontra sa Team Magallanes. Mapapanood nyo yan ng live sa aming Facebook pages, sa page ni Rep Saldicon ng Ako Bicol Partiles at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Again, this is Mabel Echigoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.